Yun na. Ito mahirap pagka ano eh, kapag magsimula na ako, doon pa lang sila papasok eh. Ako. Okay, so we're done with problem number 3. So today we'll be discussing some solved problems or sample problems or sample exercises on compound interest. Na iintindihan na po ba ako? Nakikita po ang presentation? Yes, sir, nakikita. Okay po. Okay po, thank you. So number 4. If the sum of 85,500 pesos is deposited in an account, earning interest at the rate of 9% compounded quarterly, what will it become at the end of 8 years? So, naka-ano man dito, naka-emphasize man dito sa statement that the method of interest gaining is compounded. Okay, compounded. Kaya nga, ang gagamit natin formula, yung may SP CAF. Okay. Oh, si John Fernan. Good afternoon, John. Okay, given P equals 85,500, I is equal to 9%. Okay, 9%. Pero itong letter I na to, since that is nominal rate pa lang, so ang kanyang interest per quarter will become 2.25%. Eh, yung mag-a-appear sa ating formula. Hindi yung 9% ha, kasi diba sabi natin, ang formula natin is R divided by letter M. To get the letter I, you divide the nominal rate by the number of compounding period, okay? That is 4 times in 1 year. So 9% divided by 4 is equal to 2.25%. And the number of periods that the interest will gain will be 32 times. Kaya nagkaroon tayo ng 8 times per kasi in 8 years, apat na beses tayo siningil ng interest. So ang formula natin is F equals yung invested capital or yung amount deposited multiplied by the SPCAF formula, SPCAF, okay, compounded na formula. 85,500 times 1 plus 0.0225. Bakit ang 0.225 pa? Kasi naka-percent pala yung kanina, i-divide natin by 100 to get the decimal counterpart niya. So 1.0225 raised to 32. So the answer would be 174,257. Malinaw po? Yes, sir. Okay po. Okay. Next problem. At a certain interest compounded quarterly, at a certain interest compounded quarterly, 250,000 pesos will amount to 550,000 pesos in 15 years. What is the amount at the end of 10 years? Okay. Dito, I mean, ang given dito is the amount invested and the amount earned after 15 years. Okay? Kaya lang, hindi dito na-identify magkano yung interest policy niya, yung kanyang nominal rate. So, after determining the number of interest rate, pwede natin makompute the amount earned at the end of 10 years. Okay? Ira-retroact lang naman natin eh. Okay. Okay, so please, para hindi tayo maghihirap para sa schedule natin, usually nagbibigay naman ako ng mga 30 minutes before yung pinaka-late ko na pwede ka maipasa yung link sa inyo eh. So, pag binanggit natin 4:40, please make it a point na makakapasok kayo ng 4:40 kasi talaga mag-start na ako eh. Pag nag-start na ako ng discussion ko, palipat-lipat na to just to accept yung mga entry natin na estudyante. Pasensya na ha, pero yun ang maging kalakaran natin. Okay? Kasi ang ating number of hours ay limitado rin naman. Limitado. Iilan lang kayo? Siyam lang kayo. So, we need only 25 hours. So, sinosobrahan natin, the more topics, at least the more the concept na maintindihan natin, mas maganda kaysa naman maubos natin pare-pares yung 25 hours na wala naman tayo halos na natutunan na bagay, okay? So, continue na natin. So, ganun mangyari natin ha. So, identify na muna natin yung interest per period. So, ang gagawin mo natin is to
plug in yung mga values natin doon sa formula natin na F equals P multiplied by 1 plus I raised to letter N. Kaya yung letter I natin dito unidentified pa. Pero yung ating N dito, syempre nanggaling doon sa 4 times 15 that in 15 years, meron tayong 60 times na nakuha na ng interest. Okay? So 60 times yun. Kaya 1 plus I raised to 60, ang ginawa lang natin dyan is 550,000 divided by 250,000. Then the result, you obtain the 60th root. Okay, na-obtain natin 60th root. At mangyari doon, 550, cancel na natin ano, 55 na lang. Cancel na natin yung 4 na 0. 55 equals to 25 times 1 plus I raised to 60. Then we have 1 plus I raised to 60 equals 55 over 25. So, tanggal natin yung 60 by getting the 60th root. So, 1 plus I is equal to the 60th root of 55 over 25. Then, transpose letter, transpose 1, then I is equal to the 60th root of 55 over 25 minus 1. Ito yung magiging value natin ng I natin, which is equal to 0.01323. Ibig sabihin, per quarter, okay, per every 3 months, sinisingal tayo ng 1.323%. Okay? Ilan 'yon? Ilan 'yon sa ano? Ilan ang kanyang corresponding nominal rate? Kung ganyan magiging ano natin, interest per period. How much will be our nominal rate compounded quarterly? Ilan po? Times mo lang sa 4. Ilan bali 'yon? Paki-multiply nga po. Hello? Sir, paano po? Let yung I multiply. Diba ang nakuha natin is I, which is equal to 1.323%. Yan ang pinabayaran natin at the end of the 3 months. At the end of 3 months. Ang tanong natin dito, what will be its equivalent nominal rate? Ano yung kanyang nominal rate compounded quarterly? Hindi effective rate, ha? Nominal rate. Yung number bago natin i-divide by 4. So ibalik mo sa times 4. Bali ilan? 5.292. Iyon, magiging 5.292%. So magiging statement sana kung sakaling na-emphasize niya sa problem at 5.292% compounded quarterly. Yun dapat yung magiging value niya. Pero dahil hindi naman yung magiging value ng letter I, i-divide pa natin by 4. Yun yung lumos na 1.323%. Okay, malinaw tayo rin, ha? Now that we are defined yung letter I natin, which is the interest per period, pwede natin makompute ngayon yung amount, total amount gained at the end of 10 years. So for 10 years, N is equal to 4 times 10, 40. Ang magiging formula natin dito, instead of identifying the letter I, ganun pa rin, translate pa rin, ipapagaling pa rin natin sa formula, but this time we are to compute the letter F. So F equals 250,000 multiplied by 1.01323 raised to 40 equals 422,884.53 centavos. Okay, naman sabi natin 422,000 na lang, 885 na lang. Okay, goodwill na lang natin pasobra kung sakasakali. Maliwanag po. So that must be obviously lower than the amount earned after 15 years. Dapat, kasi pag nakakuha ka ng computation na higher than 550, mali na yun. Okay? Hindi man ibig sabihin na kailangan natin itong variation proportion, i-interpolate. Hindi po pwedeng ganun yun. Magkaibang policy natin, tandaan natin na nakakompound dito. Yung hindi mo nabayaran ngayon, pagdating sa next payment mo, kikita pa doon sa unang amount plus the interest gain on the previous period. Okay? Hindi pa pwede siyang i-interpolate. Okay? Para kasi sinasabi natin na, bakit hindi na natin interpolate? Kasi, halimbawa, 550 in 15 years, then equals na blank in 10 years. Hindi po pwedeng ganyan kasi hindi naman siya linearly related. Yung linearly related siya, ibig sabihin, constant ang kanyang slope. Dito naman hindi eh. Naka-gradual to, may curve to. Curvilinear ang kanyang trending. Kaya hindi natin po pwedeng gamitan ng ganong logika. Okay? So, kailangan natin siyang compitin muna yung letter I, then compit natin yung letter F at N equals 40. Okay?
I hope na walang problema ron at nagkakaintindi natin sa konsepto at sa pagkuha ng ating solution for problem number 5. Next problem. A man possesses a promissory note due 3 years hence, whose maturity value is 20,101.44. If the rate of interest is 10% compounded semi-annually, what is the value of this note now? Okay? So, not because the given are already plugged in my presentation, ano ba ang hinahanap? Ano ba ang hinahanap? F or letter P? Doon lang kayo magre-reference sa umpisa. F or P? Natawa kasi na sinulat na natin yung ano yung hinahanap eh. Pero kung kayo mag-i-interpret nung hinahanap na variable, what you're looking for? Yung F, yung letter P, letter I, or letter N? Apat lang naman yan. Ano ba ang hinahanap? So malaking glino rito na hindi si letter I kasi may given naman tayo letter I. At hindi rin naman si letter N kasi meron tayong 3 years. So ano tong 20,000 na to? Yun yung alamin natin. Is this F or letter P? Yun yun eh. Sir. Ha? F po. Okay, F yung 20,000. Kasi nakalagay dito eh. 3 years hence. Ito yung ibabalik mo pagdating ng 3 taon. Yun yung binabanggit ng 3 years hence eh. Pangalawa, dahil meron tayong statement dito na now at present, ano yung magiging halaga ng value mo kung kayo ay manghihiram ngayon? Ano yung natanggap mong pera para pagdating mo ng 3 years, ang ibabalik mong maturity value is 20,101. So doon pala makikita natin that we are looking for letter P instead of letter F. Kasi pwede mangyari yun eh. Lalo pagka mali yung pagkaunawa natin sa kung ano yung mga minsan maglagay ka lang ng as, by, to, nag-iiba na yung kwento eh. Limbawa, increased by, increased to. O magkaiba, liba? Amount is 20. We need to increase that to, ganitong value. We need to increase that by, ano magiging value. Mag-iiba-iba. Kaya please, identify muna, i-comprehend maigi ko ano ang inahanap. Minsan nga, sinasabi ko sa inyo, nakalagay ito, the interest earned, the rate of interest is 10%. Mamaya makikita kayo, the interest rate is 10%, uli 15%. Minsan hindi natin ginagamit sa ron. That is based on kung ano lang inahanap natin. Okay na, minsan, ang problem natin, yung unang percentage natin, nasa simple, tapos yung pangalawa sa compound. Pag-aralan natin kung ano talaga ang, paano natin gagamitin yung mga value na nakalagay dun sa given natin, sa problem natin. Okay? So dito, ang hinahanap is letter P. Kaya magiging formula natin dito is P equals F, tapos yung ating 1 plus I raised to negative N. So we have 20,101.44 multiplied by 1.05. Saan nagaling 5% yon? Kasi semi-annually yan. Ibig sabihin, 2 times tayo magbabayad ng interest in 1 year. Okay, so 5%, so 1.05 raised to negative 6 kasi meron tayong 3 years. In 3 years, ano na best na nagbayad ng interest. Okay, so negative 6 equals 15,000 pesos. Malinaw po ba? Yes, sir. Okay po. Next, ito naman. Okay. Now, if you are comparing which one is preferred, more preferred na rate of interest, depende yan. Kung kayo'y mangutang, syempre, ang point of view nyo, yung mas mababang babayaran ng interest. Pero kung ikaw yung nagpapautang, ikaw yung lender, halimbawa, so syempre, mas pabor sa iyo kung sino yung mas mataas na magbibigay sa'yo ng income or yung added amount. So kung mag-invest ka ng pera sa banko, pipili ka between banks, interest policy, doon ko sa mas mataas na value. Okay? Now, if you are investing your money, which is better, 12% compounded monthly or 12.55% compounded annually? Okay? Nakalagay doon. Again, if you are to invest your amount, your money, which is better? An option to select 12% compounded monthly or 12.55% compounded annually. Now, without the without an understanding of the policy, minsan pipili natin 12.55%. Kasi mas mataas, may 0.55 eh. Okay? Dahil mababa yung 12%, mas maganda na pili natin 12.55. Hindi yun yung makatwirang paraan, pamamaraan ng pagpili.
So, tingnan natin. So, hindi natin pwede i-compare yung compounded monthly with compounded annually kasi magkaiba sila ng payment period. Yung isa, babayad ka ng monthly, isa magbabayad ka annually. Once lang eh. So, ang kailangan natin para ma-compare natin to is for them to compute yung kanilang effective rating. So, yung effective rate of interest natin. So, yung pagka nakalagay na compounded annually, automatically, yun na rin ang kanyang effective rate kasi yung effective rate is only done at once every year, at the end of every at the end of year. Okay? So, yung 12% lang compounded monthly lang kailangan natin i-convert into its effective rate. Formula, 1 plus yung ating nominal rate divided by number of times magbabayad tayong interest raised to letter N. Katulad ng N natin kanina. Okay? So, magiging 1.01 kasi 1% lang bali monthly. 1.01 raised to 12 minus 1. And the answer is 12.683%. Oh, makikita natin na sa loob ng isang taon, kung magiging effective rate siya, kumita tayo ng 12.68% kaysa pinili natin yung pangalawa na kinita lang natin is 12.55%. Okay? So, yung ating option 1 is better kung tayo ay mag-i-invest ng ating amount. Maliwanag po? I hope naiintindihan po yung solution ng number 7 natin. Naunawaan nga po ba talaga? Yes, sir. Okay. Okay, maliwanag. Okay, next. Next example. Okay, ito na tayo dito. May mga pagkakataon class na nagkakaroon tayo ng series of investment. Maaring tulad ng bank transaction. Let's say, at the start of the month, nag-invest kayo, pero bigla kayo nag-collapse yung inyong finances, nag-withdraw kayo at the middle of the month. Tapos, the next day, may dumating na pera sa inyo at nag-invest uli kayo. Tapos, parang ganun. So, pwede nagkaroon kayo ng series of deposits at series of withdrawals. So, pag mag-equate tayo, pag mag-solve tayo, at one particular point, we call it as reference point, kailangan natin gamitan ng tatawag nating equation of values. Yung total amount gain, kung sakali ito ay individual amounts na assuming na in-invest natin parehas, kahit na ito ay treated as receipts or disbursements, kailangan makita natin yung parehas kinita. Parang paano yun, sir? Assuming na nagbayad tayo ng amount, kung nilagay natin sabay yung banko, yung lahat ng binayad natin sa banko, lahat ng binayad natin sa pagkakautan natin ay binangko natin, at lahat ng kinita natin ay nasa banko pa rin, magkano kaya ang kinita ng dalawang yan? Yun yung sinasabi natin, ini-equate natin yung dalawang value. Right? Gini-equate natin yung dalawang value. Okay, ang reference natin dito, assuming that they were both invested at the level of interest policy. Okay, ang tawag natin doon ay equation of value. So, pagpataas, depende sa approach niyo kung kayo ay lender or borrower, okay, syempre, pwede naman itong on the point of view of the lender, so sa kanya, nabawasan siya ng pera at the start. Pero at the end of the maturity, kikita siya ng pera. Tama ba? Ito yung mangyayari sa kanya. Sa lender. Pero sa borrower, magkaroon siya ng added amount. Okay? Yung pinatin. Tapos magmamawalan siya ng payment kasi ibabayad na logically at the end of the maturity. Tama ba? Parehas yung amount. Let's say 10,000 yan. 10,000. Tapos binigay ka ng 20. Nag-20. Pero magkaiba ng orientation in terms of release and acceptance of amount. Sa lender, nagbawas muna bago na nakatanggap. Dito naman, nakatanggap bago ka mag-release. Naunawaan. So, yung total amount dito sa taas, okay, tsaka total amount should be equated. Kaya meron tayong tinatawag na equation of values. Okay? Example. A man wishes to bequeath to his daughter 80,000 pesos 10 years from now. Okay? What amount should he invest now if it will earn interest of 8% annually during the first 5 years and 12% compounded quarterly during the next 5 years? Parang ganito yan, class. Okay. Magkano ang i-invest natin ngayon? Magkano itong letter P natin? Okay? Na ang kanyang policy magkaiba. Parang dalawang banko yan na nag-invest ka muna sa unang banko, after 5 years, na kumita ka ng 8% compounded annually,
ni-reinvest mo either on the same bank or on the different bank na nagkaroon naman ng 12% compounded quarterly. Ang tanong, magkano ang magiging value nito kung sakaling pagdating ng end of 10 years, ahawak mong pera is 80,000 para maibigay mo sa iyong anak. Kasi ipapamahan na mo yun eh. Parang naka... para naka-time deposit ng 10 years pero different policy ang kanyang interest. So ang tanong natin dito, kailangan muna mag-equate natin magkano ang letter F natin kasi yung ating policy sa first 5 years ay ang interest niya is 8% compounded annually per annum. Pero yung pangalawa dito, ang kanyang interest is equal to 12% compounded quarterly. So, okay, yan yung magiging natin. Okay? Compounded quarterly dito, meron tayong 8% compounded annually per annum to. Pero dito, 5 years, dito magiging 10 years. So, to equate this one, alamin muna natin yung letter F na nakuha natin doon sa ating first set of 5. Okay? So, formula natin sa first 5 years, P equals, okay, syempre, meron tayong increase dito. Okay, ganyan na. Ito yung ano natin. Equated yan, tama? Equated pa rin. This is 80,000. Okay, PF. Tama, opposite ha. Disbursement, tama, nawalan ka ng pera dahil ikaw ay investor, pero magigain ka at the end of 10 years. Pero pagdating dito, naka-letter P ka rito, so mag-increase ka rito ng letter F. F1. So, alamin natin yung value ng F1. So, to get F1, magiging F1 equals, anong formula natin? To get F1? Oh, ano na yung formula natin? Future value, present value, P times 1 plus I. 1 plus I, ano I natin? Lagyan na natin ng reference ng number value kanina. 1.08. Tama ba? 1 plus ano? 1 plus 8%. Raise to? Raise to 5. Okay, 5. So, F1 is equal to 1.08 raised to 5. Okay? So, ito na yung kinita natin doon sa end ng 5 years natin, on end of the 5th year. Pero ni-reinvest mo uli. Okay, ni-reinvest mo. Kaya ibinalik mo ulit siya. Maari sa same bank, kung nagkaroon kayo ng re-agreement, changing of the agreement, okay naman nag-invest mo sa ibang banko. So, meron ka ulit itong F1 na ni-reinvest. Same amount lang yun. Tama? Okay, kaya nga nagkaroon tayo ng decrease, increase. So, opposite lang. Meron tayong equated the value. Pero pag dito sa second, ang magiging formula natin dito, F na. F equals F1. Tama? F1 na kasi in-invest mo eh. 1 times 1.0. Do not refer to the copy into sa aking presentation dito muna sa board para mas maintindihan. Remember na ating formula is 1 plus R divided by M. O ano itong R over M natin? When added to 1? 1. Ano ang policy natin dito? 12% compounded quarterly. Dito, 10.8% compounded annually. Okay, ano yun? Tama ba? 8%, 5%. Okay, 12%. Magkano ngayon per month mo? Ah, per quarter? Ilang percent per quarter? 1.03. May pumapasok ko ba? Pero medyo nag-lag ka. Oo, nag-lag ako. Ako nag-lag. Teka, saan na ba? Wait lang po ah. Ayun na, okay na? Okay na po? Yes sir, medyo okay na po. Okay, medyo okay na. Okay, medyo okay na. Teka lang, may tumatawag.
Okay, yan na. So, dito tayo sa board. Kanina, again, 8% compounded annually. So, tumubo siya for the first 5 years. Pero doon sa second 5 years natin, ang magiging policy natin is 12% compound quarter, kaya meron tayong 1.03 na lang dito. Ang tanong natin magkano or ilan ang ating ilalagay na exponent dito sa second natin compounding formula? Ilan po? 20. Ha? 20? 20 o ano? 5 lang po. O, 20, di ba? Kasi 4 times eh. Medyo mahina lang yung pagkakano eh. So, dahil nga 5 years to, tapos in 1 year, 4 na beses na magbayad ng interest, kaya 20, tama naman 20. Tama? Pero kung nagsimula ka rito ng today, ng quarterly, meron kang 40 times na nagbabayad ng interest. Yun eh. So, 20 na lang to dapat. Okay? 20. Now, combine natin yung dalawang equation. Okay, meron tayong 80,000, that is F, 80,000 equals yung F1 mo is P times 1.08 raised to 5. May nagsasalita? Maliban sa akin, syempre. Meron ba bang sumasabay? 80,000 equals, yan yung F natin ha, equals F1, but F1 is P times 1.08 raised to 5. Tapos meron pa karugtong na 1.03 raised to 20. Then what is the value of letter P? Paki-plug in na lang sa for calculator niyo. P equals ito yung nangyaring ano doon, policy doon. Okay? Ang orientation ko lang dito pabaligtad lang naman. Pabaligtad. Nagbaligtad lang ako doon sa letter Q, dapat yung pababa. Pero ang emphasis naman niyan re-reinvest naman. So, dapat yung F ko pabaligtad naman sa kabila. Ilang yan. Hindi ko pwedeng para sa lahat yung nakaangat. So, baba, taas, baba, taas. Para balance. So, letter P equals, kung tama ang formula ko, is it 30,000? 125? 145? And 79 centavos? Pakirecompute na lang. Mali-malis yung sulat ko. 145 and 79 centavos. Pag-recheck na lang po. Mangyari kasi dito, mag-divide eh. Kasi andito letter P natin eh. 80,000 divided by 1.08 raised to 5 divided by 1.03 raised to 20. Kung gusto nyo inaka-multiply, 80,000, 1.08 raised to negative 5, 1.03 raised to negative 20. Pwede naman yon. Kaya tulad na nakalagay doon sa ating slide number 33. Verified na po, tama ang 30,000 or may mali ako? Tama naman po, sir. Okay, tama naman. Okay, so 30,145. Now, let me continue our example. Example number 9. A company expects to retire an existing machine at the end of 2020 and will replace it with a new machine for the same task at an estimated cost of 60,000 pesos. Ang tawag natin doon ay replenishment, okay? Replenishment scheme, pagpapalit. The old machine is expected to be sold for 5,000 when it is replaced. Ibig sabihin, may kikitain pa siyang 5,000 kung sakaling magdidispose siya ng makina. Ibig sabihin, may pantulong pa, kumbaga, okay, may katuwang pa. To provide for the replacement, the company intends to deposit the following amounts in an account earning interest at 8% compounded quarterly. 20,000 at the end of 2017, 15,000 at the end of 2018, and 10,000 at the end of 2019. Ang tanong na lang dito, magkano pa ang idadagdag niya para pag dumating yung 2020, meron na siyang pambili ng bagong makina. Okay. Paano natin i-draw yan? So gamitan natin ng cash flow diagram. Yung ginagawa natin kanina rito, ang tawag natin dyan is CFW. CFD pala, sorry. Ba't nag-W? CFD. Cash flow diagram. Parang FBD lang, di ba? Pero dito, cash flow. Sa cash flow, pinapakita natin yung equality
between the disbursements and the receipts. Okay? So kung ito-drawing natin yan, magiging ito ang ating itsura. Okay? $20,000 at the end of 2017, assuming that today is 2017, may hawak ang pera, mag-invest ka. At the end of the next year, meron kang invest na $15,000. Sa 2019, may invest kang $10,000. Para pagdating natin ng letter Q, sa 2020, inaanap na lang natin doon yung amount na letter Q. Okay? Tapos meron ka doon nakalagay na $5,000. Sabihin, may ibabawas mong 5,000 doon kasi na nilagay natin sa kabilang side eh. So technically ang ginawa niya is ginamit yung reference point yung dulo. Na ulitin ko ah. It's up to you to decide kung saan magiging reference point natin. Basta when you move, halimbawa, tulad ng ginawa natin kanina, may reference point is at letter P. Dito tayo nagsimula eh. So pag kinumpit natin si F moving forward to the right, ang magiging exponent natin positive. Kasi papunta tayo kay letter F eh. Parang given is principal, competing for the accumulated amount. Pero pag nag-reference ka rito, at hinahatak mo lahat ng amount sa kaliwa, pabalik naman magiging ano natin, entry. So doon tayo titingin ng ano, ng positive. Okay? Okay, kung titingin na tayo ng ano, ng, in terms of the amount, dapat doon tayo nag-raise ng positive sa kabilang side. Pwede naman yun. Wala namang ano doon, wala namang magiging problema. Basta alam nyo lang. Ngayon kung kumuha kayo ng value in between as reference point dito. Halimbawa, dito sa gitna. Lahat na nasa kaliwa niya hatakin pa kanan, positively, yung exponent. Lahat ng value sa kanan niya hatakin pa kaliwa. Kasi ang reference natin nasa gitna eh. So mag-negative naman tayo doon. Okay? Nauunawaan siguro siya sabi ko. Okay, so ang ating cash flow diagram, meron tayong 20. Year 17, 2017, meron tayong 18, 15,000 at the end of 2018. At meron tayong another value na 10,000 at the end of 2019. Tapos magkano dadagdag natin letter Q at the end of 2020? Na kung saan, meron tayong ibabawas sa 5,000, pero alam natin that the amount should equal to 60,000. Kasi ito yung hinahanap natin eh. Tama ba? 60,000. Kasi yun yung halaga nung pangalan ito, makina na nabibili natin. Ang assumption natin, syempre dito, hindi nag-increase ng ano, syempre potentially. Ang potential risk dito is pagdating ng time na yon 17, iba na ang presyo pagdating ng 2020. Tama naman eh. Logical naman yun eh. Dito, hindi nagbago ng presyo due to some tie-up or goodwill of the company, of the supplier, pwedeng ganun. Okay? Halimbawa, parang ito yung tie-up natin binabanggit. Magiging supplier ka namin provided na hindi kayo magtataas ang presyo for the next 5 years. Parang gano'n yun eh. Pwede naman mangyari yun eh. Okay naman, papayagin nyo kami mangutang ng gayetong amount. At okay naman kung bibigyan nyo kami ng right na kumuha lang sa inyo ilang percent, sa ibang supplier, ibang percent. Nang wala naman kayong, wala kayong makikreate na conflict between these suppliers kasi ako naman may sagot dun eh. Ako may gusto nun eh. Kung ayaw nyo, then hindi kayo na namin kukunin supplier. So maaaring ganun yung mga logical na rason kung bakit nag-assume tayo ng value ro na hindi nag-increase. Okay, hindi nag-increase. Okay? Pero that is ideal lang. Ideal lang. Pero pagdating naman sa totoong computation, syempre mag-aano ka doon ng tendency na nag-increase ng amount yun eh. Okay? So ang reference point natin dito, again, nandito sa letter Q. 5,000 lang pala to. 5,000. Okay? So present ang ating focal point. Let our focal point be at year 2020. So dito mag-zero, mag-1, okay? Tapos mag-2 ka rito. Second year, ito yung third year natin. Pero dahil compounded quarterly yan, today, okay, fourth month, 4, tapos meron kang 8, tapos meron kang 12 na nakalagay doon. Okay? O kaya naman, syempre, kung mag-relato ka sa kabila, 0 dito, then 4, 8, and 12. Wala na ng bearing yan. Okay? Next. So, computation natin. Ang reference point natin is nasa letter Q. So, para katulad sa moment natin, kapag naglagay ka ng value sa moment arm, di ba, hindi ka walang interest. Kung nag-invest ka ngayon, may kita na ba interest ngayon? Wala pa naman, di ba? Mag-interest pa lang siya sa next year.
Tama? Ganun ang ating magiging, no? So, maglalagay ka ng amount at the focal point, at the selected focal point, walang nakalagay na interest. Maglalagay ka lang ng interest doon sa ating amount leading to that particular reference point. Now, since our focal point is on the 2020, lahat ng values sa left, hahatakin natin positively, papunta sa kanan. Tama yung sinasabi ko kanina. Kaya lahat ng values natin, hahatakin natin papunta doon sa 2020. Okay? So, start tayo sa 20. 20,000 times 1 point, anong policy natin? Ilang percent yan? 8% compounded quarterly. So, 8% divided by 4, 2%. So, 0.02. Raised to? Ilang ano yan? Ilang number of periods from 2017 to 2020? Ilang quarters meron lahat yan? 12? 1, 2, 3. So, 12. Okay? Parang ang sasabi natin dito, bawat isang number, bawat isang value na nakalagay ito, to get into the focal point, magkano ang kikitain natin doon? So, sa investment ng 20,000, magkano ang kikitain natin sa 15,000 pagdating natin second year, at magkano kikita natin kung in-invest natin itong 10,000 pagdating natin ng next year? So, magkano lahat yung kinita natin? Yun yung hinahanap natin na kabuuan ng value dito sa ilalim, including the letter Q. So, 20 times 1.02 raised to 12 plus 15 times 1.02 raised to 8 plus 10 times 1.02 raised to 4 plus Q. Okay? Plus Q. Nakuha? Okay? Ano pang susunod natin dito? Makakadagdag pa si ano? Makakadagdag pa si 5,000 pa o hindi? Kaya nga napunta sa taas eh. Dapat madagdag sa atin yun kasi yun yung pandadagdag natin or ibawas na natin siya doon sa 60,000. Tama? Yun yung ibig sabihin ng ano doon, yung 5 doon eh. Kaya nilagay natin doon sa taas. Magiging kabawasan. Ito kasi idadagdag natin sa pambayad natin eh. Ito, technically, tama naman. Magiging kadagdagan natin pero magiging kabawasan siya doon sa amount na binubuo natin. So dapat na mag-equal sa 55 na lang. Kasi kumbaga, yung makina doon sa time na yon mababenta pa natin eh. Okay? Yung kabentahan na yun, may hawak na natin pagdating ng 2020. So, idadagdag mo na lang talaga rito yung 5,000. Kaya nagkaroon kayo ng nakalagay sa equation natin doon, plus 5. Now, kung hindi natin siya isasama sa formula, ang mangyayari lang doon, ibabawas natin siya doon sa 60,000. Normal naman yun. So, ang bubuhin ko lang dito is 55,000. Okay? So, plus 5 equals, kung sama ko si 5 dito, mag-equal sa 60. Sa 60,000 na binubuo natin. Okay? Now, please identify the letter Q. Ang gawin natin is, solve natin yan. Solve natin yung pangalawang term, yung pangatlong term, i-add sa pang-lima. Lahat ng total, i-minus natin sa 60 para makuha natin si letter Q. And the letter Q must be 1,235.95. Centavos. Please verify na lang all computations ha, para at least kung meron tayong changes, madali natin itong makita at mabago. So, para wala na ano dito, ilagay na lang natin ito, 55. Okay, 55 yung hinahabol natin. Yan, parang ganun yun. So, pag nag-55 tayo rito, tanggalin mo yung 5,000 dito, gawin mo 55 sa kabila. Okay? So, bakit nag-zero? Yeah. Ay, sumobra. Yan. Dapat ganyan yun eh. Dapat ganyan. Eh, pinakita lang dito sa equation na para ma-obtain natin 55,000, meron din nagdagang 5,000 doon sa total na iniipon mo. Ayan, sa iniipon mo. Plus 5 dito. Okay, plus 5, para mabuo mo naman si 60,000 sa kabila. Okay? Pero dahil nga naglagay kang 55 dito, wag mo didagdag yung 5 dito. Okay. Tama ba ang letter Q natin na na-compute ko? Still have
1, 2, 3 slides times 520. So after this, magkakaroon muna kayo ng quiz. Okay, mag-quiz muna tayo. Google form na lang siguro. Meron lang ano, may time limit lang. Papasok ko siya ng para lang kayo nag-quiz ngayon, pero ipapasok ko siya. Paano ba mangyari to? Kasi dapat masagutan din ngayon eh. Uy, sasagutan naman natin dito until kung magbibigay pa ako ng activity kayo, may papasa kayo hanggang 12 o'clock bukas ng umaga. Ng tanghali, rather. Kung magbibigay ako ng activity after 6 o'clock, kaya niyo bang gawin at ipasa ng kinabukasan? Na para lang kayo nag-quiz ngayon? Ang topic natin, interest lang, yung compounded at saka yung simple. Kaya ba? Ako, walang sumasagot. Parang hindi yata kaya. Kaya ba? Hindi. Hindi ko kaya. Hindi kakayanin. Okay, sige. 12 o'clock on Friday. Eh, mahaba-haba na yan. Yan, kumain na. Sige, sige. Kaya po. So pakihintay na lang ako hanggang ano, hanggang, kasi may klase ako 6 o'clock to 7:30. Makapag-type pala ako ng 7:30. More or less, may papasok ko sa inyo siya mga 9 or 10 o'clock na today. Pero ngayong araw ito, magbibigay ako ng problem sets na sasagutan nyo at papasok sa akin yung sagutin nyo by Friday until 12 o'clock. Siguro yun ha, malino tayo din sa usapan. Tama yung 1, 2, 3, 5 ko? Or mali? Na-validate ba? Para kung sakali mabago kagad natin. Ni mali? Wala, sir. Tama na. Okay naman po. Okay. Now, let us continue. Ito na. Another applications of yung ating tinidiscuss na interest is yung decision process na dapat ba akong mag-purchase o hindi. Kanina kasi meron kang decision na magbibili kay. Ang tanong na lang kanina, kung magkano idadagdag pa doon sa kung sakaling bibili siya at magre-replenish siya ng makina. Dito naman, meron kang condition na may given option, tapos it's up to you to decide kung gagawin mo to o hindi, base doon sa given na mga generated income. Okay, ito yung scenario natin. The purchase of a machine that is expected to be obsolete in 5 years. Okay, so yun na yun. The machine is worth 100,000 pesos. The prevailing rate of interest is 15. Bakit naging 5? Ah, hindi ko na ano to. Naka-shift 5 kasi ito eh. 5%. Okay, 15%, sorry. His estimate of the annual gross income from the use of the machine is shown on the table. The year 1, kikita siyang 20. Year 2, kikita ng 25. Yun yung paggamit ng makina. Year 3, kikita yung makina at mag-generate ng 35,000 income. 4, 30,000. And the 5th year, 28,000. So pag tinotal mo nga naman yan, meron kang 138,000. Which is, in terms of comparing with the 100,000, mukhang okay, no? Kailang enough ba na talagang i-consider na bumili ng makina base doon sa mga yon? Kasi ang logika rito, eh paano kung binangko ko yung pera? Halimbawa, meron akong perang 20, 25, 35, 30, at 28, halimbawa, sa mga time na yon. Tandaan natin, Glass, na ang pera ngayon na 20,000, pagdating ng year 3, iba na ang value. Okay, bumababa ng value kasi kung i-invest natin 20,000 ngayon sa isang bangko, ang katumbas na halaga lang niya pagdating ng third year is 20,000 times yung amount na yon. Sabihin natin 25,000. Ganun halaga ng pera noon. Ang katumbas lang niya ngayon is 20,000. Malaking tingnan kasi plus 5, pero yung value in terms of the value, existing valuation, okay? Kasi maraming factor yung class, may devaluation of money, may inflation, may super inflation, nagbabago yung takapag mga skimming policy ng mga banko, nag-iibay. Okay? Kaya yung pera mo ngayon na 20, kaya minsan iniisip natin, dati ang 1,000 ko, dami ko pa nabibili noon. Noon yun. Iba na ngayon. Tumataas na kasi yung presyo ngayon eh.
Diba? Hindi natin pwede ipares pa rin. Kaya nga ito yung sasabi natin na yung 1,000 ngayon ay hindi katulad ng 1,000 5 years ago. Kaya ang tanong natin dito, yung kung may hawak kang 1,000 ngayon, magkano kaya ang katumbas na halaga niya 5 years ago? Let's say 800. So, yung katumbas niya 800 yun. Doon sila magtutugma. Ganun din dito. Kaya hindi natin pwede agad-agad na i-presume na because na wala kang kakayahan na, alam mo kasi hindi ka nakapag-aral limbawa ng economics o kaya ng economy, kaya i-agree mo ngayon 138,000. Kung meron kang kausap na supplier, ay sir, okay ito. Ang ganda, kumita ka ng 38 pesos. Siyempre, ikaw naman, dahil wala kang ka-idea sa economy, maubliga kang, oo nga, talagang maganda ngayon. Sige, sige, pabaro ka, bibili ko na yan. Tapos, nung nag-aaral ka ng economy, naku, naloko pala ako ni ano, ni ganito, yan. Tignan natin, tama lang ba mag-invest tayo at bumili? O ano lang, talagang palitan lang natin. Ibay na lang natin yung makina. Pagdating 5 years, saka na lang na tayo mag-decide na ano. Okay? Ito mangyari dyan. Ay, sorry. Invest na lang natin. Parang invest na lang natin 100,000 natin ngayon. Okay? Ang gagawin natin is to compute the present value. Ito yung sasabi natin kanina, magkano ang halaga ng 20,000 ngayong end of first year sa ngayon. Hahatakin pabalik. Ito yung binabanggit ko kanina in comparison, magkano ang halaga ng 1,000 ko ngayon 5 years ago. Doon ka dapat mag-start ng valuation, yung equation of values. Magkano ang katumbas na halaga ng 20,000 at the end of the first year sa ngayon? Magkano halaga ng 25,000 at the end of the second year ngayon? Hanggang umabot ka sa 20,000 5 years ago, 5 years since ngayon. Okay, yun yung hinahanap natin dito. Kaya meron tayong retroacting, okay? Hanapin natin yung focal point natin at present. Kaya parang ganito yun, no? So pagdating natin sa cash flow diagram, ito yung mga amounts. Kumita ng year 1 ng 20, year 2 ng 25, year 3 kumita ng 35, year 4 kumita ng uli ng 30, at year 5 kumita ng 28. Pero ang tanong, magkano ang halaga nila ngayon? Itong mga to. Kasi yung mga future values eh. Hindi man talaga actual money ngayon yun eh. Diba? So, kailan natin makompute yung equivalent amount niya ngayon. Which is to be compared sa hawak kong pera 100,000 ngayon kasi yun yung pambibili mo ngayon eh. Okay? So, compute natin. P equals 20 times 1 point, ano yung natin? 15%? 15 raised to negative 1. Retroacting to the left ka. Negative. Negative 1 plus 25 times 1.15 raised to negative 2 plus 35 1.15 times raised to negative 3 plus 30 1.15 raised to negative 4 plus 28 1.15 raised to negative 5. Now, based on my computation, P is equal to 90,381.52. Okay. Pakicheck, pakiverify na lang later na kung talagang tama. Okay. Now, dahil nga ito ay mababa sa hawak mo, kung meron kang pera ngayon na 90,000 at ininvest mo, pwede kang kumita ng 20, 25, 30, 35, 30, tsaka 28 sa mga na nabanggit na mga taon. Okay? 90,000 lang yun. Hindi siya reasonable para i-compare natin sa hawak mo 100,000 kasi natalo ka ng almost 9,000. Tama ba? Almost 9,629 na amount. Na sana kumita pa yun ng amount na maliit man ang kikitain pero at least mas mataas pa rin kumpara sa in-invest natin ngayon. Okay? So hindi tayo pa pwede mag-compare ng 138 over 100 kasi ulitin ko, magkaiba ang amount natin sa susunod na mga taon kung i-compare natin sa halaga natin ngayon. Yun yung purpose ng principle of economy. Okay? So, since this is lower than the prevailing 100,000 amount on hand, so huwag kang mag-purchase ng makina. Nauunawaan po ba? Nauunawaan po ba? Yes, sir. Okay po.
Tapos, next topic natin will be annuities and capitalized costs. Ang annuity, parang katulad pa rin ng compounding, pero ito namang annuity, ito yung pag-abide natin ng amount or ito yung tinatanggap nating amount at an equal rate and interval. Halimbawa, kung kanina meron tayong 20, 25, 35, 30, hindi siya naka-annuity. Magiging annuity lang siya, pare-pares yung interval ng taon, dapat ito pare-pares lang ang value. Kung 20, 20, 20, 20, 20 rin yan. Kung 25, lahat yan 25. Kung ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Pwede maging 5, 10, 15, 20, pare-pares rin man yung taon yun. Okay, at least meron siyang equal space na interval of number of payments at saka yung magnitude ng payment na unawaan. Sa capitalized cost naman, iba naman ang konsepto naman. That is already an application of the annuity. That would be discussed next meeting or probably next week na siguro. Okay? Kapag may chance, magkita kita tayo. Nawala lang talaga ako ng pagkakataon last time kasi nahabol namin yung closing of enrollment na requirement namin sa DepEd. Tapos yung sa college pa. Okay? May mga cases kasi naman na, syempre ako nasa safety department, ayoko naman na magkaroon ng pangalan to, cases. Sa akin, wala pa naman halos eh. Okay? Kung meron man, hindi namin sa amin nakuha kung sakali. Yung mga cases of COVID-19. Okay? Kasi majority naman ng aming empleyado ay working from home. Kaya, halimbawa, isa kaming empleyado na nag-positive, halimbawa, or negative, suspect, pero hindi siya pumasok. Naka-work from home siya. So, pag ganun, hindi na namin papasukin until 14 days quarantine time. Okay? Yun yung mainaayos namin last time. Kasi baka kasi mahanapan ng butas ng SBMA, mahanapan ng butas ng DOLE, at ma-paralyze yung operation ng Aura. Bagay na hindi namin inihaya mangyari. Kaya pagka minsan, wala ako sa mga klase ko. Pagpasensya nyo na ako sa mga bagay din, ha? Okay? Pero pagka may pagkakataon naman na makapag-ano, binababawi talaga ako, babawi naman ako. Kung may katanungan pa, pakireserve na lang po yung mga tanong yan next meeting and we'll see each other next meeting at the same time, 4:40 p.m. Okay? Please be reminded na yun yung oras ng pagpasok natin. Bigyan nyo lang ako ng 10 minutes na bago after ng 4:30 para makapag-start. Okay? Abel, pakikuha na lang attendance ngayon, ha? Pakikuha mo na lang lagi attendance natin, Bel. Yes, sir. Okay, salamat. Next meeting na lang po. Maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. Magandang hapon po. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay po.